Okay, sa video na to, magta-try tayo na mag-send, okay, or mag-transfer ng XLM from Maya Crypto or yung Maya External Wallet option papunta sa ByBIT na centralized exchange, okay? And for additional reference, guys, maaari nyo ring i-check yung description sa ating video para makapag-sign up or makapag-register sa Maya All-in-One Money App and yung ating ByBIT cryptocurrency exchange, okay? Okay, so ito yung view nung ByBIT account natin. So yung gagawin natin dito, i-click natin yung assets and then click on deposit, okay? And then yung ginagawa ko na dito, hinahanap na natin yung ating XLM na cryptocurrency. So ayan na, isa-select na lang natin yung Stellar Lumens XLM. And before we click on OK, make sure na nabasa natin and naintindihan yung mga reminder whenever we're using the ByBIT cryptocurrency exchange, okay? So sabi dito, to ensure a seamless deposit experience, please ensure that you use both the XLM deposit address and the XLM deposit memo tag when making a deposit, okay? So after natin i-click yung OK, nandito yung view ng ating ByBIT deposit option for Stellar Lumens XLM. Okay, so kapag magta-transfer tayo ng XLM galing sa Maya app papunta sa ByBIT cryptocurrency exchange, always remember na yung network, dapat laging nakaselect yung Stellar Lumens network, okay? And then, ang gagawin lang natin dito later is to copy both our ByBIT XLM wallet address, okay, and our ByBIT XLM tag or memo ID, and ipipaste natin ito sa send option natin sa Maya All-in-One Money App XLM Crypto, okay? Okay, so ito naman yung view ng ating Maya All-in-One Money App. So, nakalagin na tayo and yung i-click lang natin dito yung crypto na feature. And then, nandito na yung ating Stellar Lumens XLM. So, ang gagawin lang natin dito, i-click natin yung send button sa lower right. Now, bago ako mag-proceed sa transaction, nag-spot check muna ako nung real-time price action ng XLM. So, as of the date and time, kung kailan ko nire-record itong video, yung price action ng XLM is down by 0.1% in the past 24 hours. And 1 XLM is equal to 4.91 pesos. Okay, so bumalik tayo sa Maya Crypto feature and then click natin yung send button. Now, for additional information, guys, nakikita nyo dito yung picture ng founder and chief architect ng Stellar Lumens XLM, okay? Latest information ito kapag pumunta kayo sa website ng XLM cryptocurrency, okay? So, pwede nyo yan ma-access through the CoinMarketCap or CoinGecko website. For educational purposes, guys, the main token of the Stellar blockchain is the Stellar Lumens or XLM, okay? The Stellar blockchain uses a consensus algorithm which is faster, cheaper, and more energy efficient than that of Bitcoin. The Stellar blockchain was launched in 2014 by Jed McCaleb, who also founded Mt. Gox and co-founded Ripple, okay? And moreover, guys, kung mapapansin natin yung price action ng Stellar Lumens XLM, most of the time naka-mirror to sa kung ano man yung ginagawang price action ng Ripple XRP. Okay, gawa ng naka-fork or halos pareha sila ng structure. Ito kasing si Jed McCaleb, guys, dati itong co-founder ng Ripple XRP. So, ang XLM, halos kaparehas to ng use case ng XRP. And para mas ma-simplify natin, yung Ripple XRP and XLM, both addresses yung payment settlement mechanism. It's just that for Ripple XRP, we can describe it as a bank-to-bank function, while yung Stellar Lumens XLM is peer-to-peer, okay? So itong Stellar Lumens XLM, more on the retail side of payment mechanism or settlement, while yung Ripple XRP, more on banks and institutions. For payment settlement and cross-border payments, okay? And dito sa part na to, iseselect na natin yung Stellar Lumens XLM. Now, yung kailangan na lang natin gawin dito is to fill up the details para mag-proceed sa send transaction natin. Now, kapag ka-click natin dito yung currency, guys, nakikita nyo, naka-default siya sa XLM na crypto. Pag-click nyo yung drop-down, ganito yung magiging itsura niyan, okay? Pwede tayong mamili either XLM crypto or Philippine peso. Okay, kapag sinelect natin yung Philippine peso,
ang ilalagay nating amount yung Philippine peso na gusto nating isend sa ibang exchange gamit yung external wallet option. Okay, and then i-auto-calculate na yan ng Maya app kung ilang XLM yung katumbas ng Philippine peso. So normally naman yung ginagawa natin dito whenever we use yung external wallet option, sineselect lang naman lagi natin most of the time yung crypto. So sa example natin, ang ginawa ko, sinet ko na yung currency nasa XLM, and for testing purposes, magsisend tayo ng 2 XLM. And nakikita natin dito, meron siyang network fee of only 0.03 XLM. Okay, and the total amount to be deducted is 2.03 XLM out of our existing balance sa crypto wallet natin for XLM. Okay, and then dito sa lower part, ilalagay lang naman natin or ipipaste yung ating ByBIT wallet address, okay, and yung ating ByBIT tag, okay? And dito sa part na to, guys, nakikita nyo rin na real-time kinompute natin yung transaction fee, kung magkano ba siya sa Philippine peso. So, yung 0.03 network fee or transaction fee is equal to only 0.14 pesos. Now, dito naman sa view na to, na-complete na natin i-fill up lahat ng details, including yung ating ByBIT XLM wallet address and ByBIT XLM tag or memo ID. So, kailangan lang natin i-click dito yung continue button, and sa next page, kailangan lang natin i-confirm yung transaction. Sa part na to, make sure lang na correct and accurate lahat ng information na nilagay natin before we click on the confirm button on the lower part of the page. Okay. So, na-click na natin yung confirm dito, and please wait while we process your transaction. So, yung ginawa natin dito, click natin yung done button, and then click natin yung transaction history. And nakikita natin dito, itong transaction natin to send 2 XLM from Maya papunta sa ByBIT, status failed siya, okay? Now, maaari nyo rin i-check yung mga previous videos natin wherein nag-test na rin ako or sinubukan ko na rin mag-transfer ng XLM crypto from Maya papunta sa Binance and papunta sa gate.io, okay? Now, as of the recording ng video natin today, based on my research and yung mga time and motion na ginawa ko, I can confirm na kung gusto nating mag-send ng Stellar Lumens XLM from Maya app, ang gumagana pa lang so far sa lahat ng nasubukan ko dito sa tatlo, itong gate.io cryptocurrency exchange, okay? Nakikita natin dito, may proof tayo na kapag mag-attempt tayo mag-send ng XLM from Maya app papunta sa either Binance or ByBIT, hindi siya gumagana or failed yung transaction. So, nung una, nung nag-try akong mag-send ng XLM from Maya app papunta sa Binance and nag-failed twice, ang iniisip ko, may kinalaman ito dun sa existing na lawsuit na sinampan ng SEC sa Binance, kaya may problema sa mga transactions ng Binance, okay? And then, nung nag-try ako ng ibang exchange, like itong gate.io, gumana. Pero nung nag-try tayo ngayon ng ByBIT and nag-fail din na mag-send yung XLM natin papunta sa ByBIT, based sa mga information na na-realize ko, merong something dito sa system ng Binance and ByBIT na hindi nagko-coincide sa kung paano gumawa ng transaction between Maya app and yung gate.io. Okay? Kasi yung Maya app, pagka nag-send ka ng XLM sa gate.io, gumagana. Kailangan mo nga lang maghintay ng about 5 minutes para mag-reflect na completed yung transaction from both ends, Maya app and gate.io. Pero ito talagang Binance and ByBIT. Ito kitang-kita naman natin sa mga time and motion na ginawa natin, hindi talaga siya gumagana. Okay, as of the recording ng video natin today, okay? Lagi-lagi nyo lang tatandaan, guys, na lahat ng mga information na binibigay ko, based ito sa aking experience and my own research, okay? Lahat ito for educational purposes only and not a financial advice, okay? So maraming salamat ulit.